years, 7 years ago, kasi dahil po kay Ate Tess, yung kaninang nag-MC dito. Nagiging salita pala. Yun. Tita ko po kasi siya, tapos, yun po, na-meet ko siya, tapos dito kami nag-meet sa church. Tapos after nun, nagtuloy-tuloy pong umattend dito. And sa totoo lang po, masaya siya, tapos unti-unti nakikita ko may pagbabago sa sarili ko. Kasi before, ako po sa sarili ko masasabi ko na ibang-iba po ako ngayon sa kung ano ako noon. And hindi lang po sa akin, kasama na rin po yung family ko kasi kahit papaano po, nasisharean ko sila kahit malayo sila sa akin. And then may mga times na may dumating sa akin ng mga pagsubok sa buhay ko. Ay, hindi ko masyadong detalye. Pero, major trial sa buhay ko, health ko, family problem ko sa Pilipinas, kahit dito rin sa Japan. Pero, laking pasalamat ko kasi nandito ako sa church na yung pag wala ka kasing, pag hindi mo kilala si Lord, tapos wala kang mga kaibigan, nakakasama na nagmo-motivate sa'yo about kay Jesus, hindi mo alam kung anong decision ang magagawa mo sa buhay mo. Yun ang malaking pasasalamat ko talaga na hindi ko alam kung ano bang, anong meron ako, bakit pinipili ako ni God. Ni Lord, pinipili niya ako kasi may mga times na parang nawawala ako, pero ito pa din ako ngayon, nandito ako ngayon. Nagte-testimony sa inyo. Kaya, yun lang po yung ma-share ko sa inyo na yung ginawang pagbabago sa akin ni Lord is napakalaki po. At saka, tama yung sinabi ni Mami kanina na if you have faith, pag naniniwala kayo, claim it. Kasi kahit anong mga pagsubok or nararanasan natin sa buhay natin, basta may pananalig tayo sa Panginoon. Matutupad yun. Amen. Kung ano yung dinidesire ng puso natin. Amen. According to God's will. Amen. Yun lang po, salamat po sa inyo lahat. At saka, meron po akong na song na iaalay po. Kasi maganda yung meaning ng kata, nakaka-relate po ako as okay.